Love ang gagawin. Nakalimutan ko na mag-vlog. Ang init. Hello everyone! Welcome back to my channel. Haba na lang hair ko. Nakakain mo na siya, bes. Hi everyone! Welcome back to my channel. Jire again here on your screen. Sobrang tagal na nung huling nag-vlog ako, kung mapapansin nyo. Yung huling vlog ko, follow ka, diba? Nung nasa Thailand kami. And yung iba ko pang videos nun, hindi ko pa na-upload. Hopefully, ma-upload ko siya after ng vlog na to. So, for today's vlog, hindi ko na papahabain, patatagalin. Napansin ko kasi, ang daming nagme-message sa akin, ang daming nagko-comment doon sa vlog ko 1 year ago. So, ito siya. Ayan. So, yung vlog ko about pause. So, vlog na yun, nagulit ako kasi ang daming yung views, ang daming nating comments, and so, sobrang dami ng comments, hindi ko na siya nababasa, hindi ko na rin siya nare-replyan. Pero, meron akong nag-iisang napansin dun sa vlog ko na yun, dun sa mga comments. Ang dami kasi yung nagsasabi or nagtatanong na, Ate Jai, paano ba mag-volunteer sa POS? Ate Jai, paano ba mag-donate sa POS? Ate Jai, paano ba na ganito, blah, blah, blah. So, ngayon, kung nakikita nyo naman yung video na to, ang title ay How to Volunteer to POS. Dahil marami sa inyo nagtatanong kung paano mag-volunteer sa POS, eto na guys, ituturo ko na sa inyo. Kung interesado kayo na malaman kung paano ka nag-volunteer last year, please keep on watching. Yung laptop, punta lang kayo sa website ng POS, pos.org.ph. Andiyan yung link sa baba, ayan. Kung nasa pos.org.ph na kayo, punta kayo dun sa volunteer tab, ito. Makakabasa kayo ng information about volunteer program ng POS. And then, scroll down lang kayo. So, mababasa nyo dito, pre-exposure rabies shots are required to do direct animal care. So, ako, in my case kasi last time, lahat kami na mga nag-volunteer, tapos gusto namin na karoon ng direct contact with the animals, kailangan namin ng pre-exposure shots. Ang dami kasing tasks dito, so, i-discuss naman nila sa inyo yon once na maging official na volunteer kayo ng POS. Meron dito nga yung, katulad ng ginawa ko, direct animal care, tapos meron ding officer admin work, pwede din kayo doon. Kung takot kayo na makagat ng mga aso, ayaw nyo mag-take ng pre-exposure rabies shot, pwede kayo sa admin or office works. So, meron din dito humane education. Meron din namang adoption team. So, ayan, meron ding events. Meron ding training and rehabilitation. Ano pa ba? Ayun, meron ding foster care. So, halimbawa, wala talaga kayong time magpunta ng POS. Pwede kayo na mag-foster na lang ng mga hayop. Meron ding social media team, ayan. Sila yung mga nagpo-post sa Instagram ni POS, Facebook ni POS, Twitter ni POS, ayan. Pwede kayo doon. Pwede ding clinic assistant, ayan, disaster relief. Yan yung mga nagpo-perform ng rescue operations. So, pwede din kayo dyan. Pwede din kayo sa lobbying and legal work. Meron ding doctor dog. So, yun lang naman usually yung mga branches ng volunteer program ng POS. Punta na tayo sa part kung paano talaga tayo mag-volunteer sa POS. Meron silang schedule na volunteer orientation, pero meron silang rules. Before kayo magpunta ng volunteer orientation, magpunta na kayo in advance sa POS. Last year kasi yung ginawa ko, nagpunta din ako ng POS. Parang ilang araw bago yung scheduled orientation for volunteers. And then, pinasok ko yung volunteer form. So, paano nyo kung madadownload yung form? I-click nyo lang yung volunteer form na yan. And then, mariredirect kayo dun mismo sa form. Pwede nyo siyang i-download kapag sasagutan nyo na siya. Basic lang naman po, kaya nyo na yung sagutan. Make sure pala na printed yung form nyo and na-fill upan na kasi walang available form sa office. Hindi rin sila nagpiprint. So, dapat, iaabot mo na lang sa kanila yung form. Right after nun, ililista na nila kayo for volunteer orientation schedule. Once mapasa na kayo, malista na kayo, papaalalahanan kayo ng mga tao doon na magdala kayo ng 50 pesos for photocopied materials. Tapos, syempre, parang tulong mo na din to, magdala ka din ng 1 tall can of cat food and your own snacks and drinking water. Kung gusto niya rin na i-explore pa yung page nila, meron din silang adopt tab dito. Ayan, basahin nyo na lang kung paano yung process kapag gusto nyo mag-adopt ng mga aso or ng mga pusa. Ayan, makita nyo kung paano. Meron ding donate tab dito. Andyan din yung information kung paano mag-donate. So, basically, yun lang naman yung mga kailangan nyo malaman. Wrap up lang tayo. Punta kayo ng POS website. And then, download nyo yung volunteer application form. Tapos, fill upan nyo yung information na kailangan doon. After nun, punta kayo dun sa nakalagay na date before yung schedule ng orientation for volunteers. O, diba, 3 steps lang, tapos magiging volunteer na kayo ng POS. So, yun lang naman yung mga kailangan nyo malaman, and I think that's it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching this video, and I hope nag-informational itong video na to.
And kung meron kayong mga suggestions or comments, comment nyo lang dyan sa baba. I'll try my very best para mabasa ko lahat. So, bye guys! Thank you for watching this vlog! See you again on my next vlog. Bye!